kayong mga vlogger na nandito ngayon, nandyan na naka-live ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo eh. Alam nyo kung bakit? Kayo ang tunay na boses ng bayan. Yan, yung mga yan, yung mga equipment, yung mga cellphone nyo. Yan yung nagpaparating sa mamamayan eh. Tayo ang boses ng mamamayan. Kaya yung mga vlogger, dapat dyan talaga pasalamatan ng Pangulo eh. Bakit kamo? Kasi kayo, wala kayong sound sa ano eh. Wala naman kayong national budget na para bigyan kayo para gawin nyo yan eh. Walang payroll. Ginagawa nyo yan. O nga, nandun na tayo, kumikita kayo dyan ha. Kumikita kayo dyan. Pero hindi yun ang objectives nyo. Ang pinaka-objectives nyo, para sa akin ha, hindi ako nagsisipsip sa inyo ha. Para sa akin, yung sinasahod nyo dyan, karapatan nyo lang eh. Kasi nagpapagod kayo. Nakasama mo na yung brightness. Deserve nyo yan. Pero yung issue na ibinibigay nyo, napakalaki ng epekto sa mamamayang Pilipino. Ang laki ng contribution nyo to wake up call, to know the what kung ano ang nasa likod ng mga pangyayari, nalalaman nila ng live. Walang edit yan. Ayan o, naka-red ka na kagad kayo. Kung ano yung event natin ngayon, nandun na kagad yan. Diba? Kaya kayo yung tunay na katotohanan. Walang kasinungalingan. Kasi case to case, oh. Nagtatanungan tayo, naririnig ng bayan. Diba? Kaya yan, yung mga ginagawa nyo, that is malaking contribution yan sa ating lipunan. Yung ginagawa nyo na yan. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Tanong ko lang po, no, kung napanood nyo na po itong video na to. Oo, napanood ko yan. Ano? Actually, pinost din ito ni Cathy Ginat. Ito yung may abutan, sir. What is your opinion about yan, sir? Sa akin, pag nakita ko yan, pukusas ko talaga yan. Patatapain ko yan eh. Baba! Talagang tatapakan ko sa batok yan eh. Imbalan. Ano ba lang, sir, ang mga pangalaw? Kung ako nakakita niyo, putya, patatapain ko talaga yan eh. Wala kang kahihiyan talaga, oo. Di mo pa si Binghot, tinago mo pa. Diba? Nilipat sa kabilang kamay, tas binulsa. Oo. Kaya talagang, wala tayong talagang aasahan. Ano? Kaya, ito, no? Tayo mga kapatid, ano? Mga kababayan, relax lang kayo, kalma lang. Kalma. Kalma. At pagka nagkaisa tayo, ayan. Sama-sama na tayong makakamit na natin ang tagumpay. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. At yung mga yung mga kababayan natin na nawawala ng pag-asa dahil doon sa sa pagkikilitian ng mga ibang mga huwag po tayo sumali doon. Focus lang po tayo. Focus. Sir, follow up lang kasi ang sabi nila hindi naman daw yun yung inabot, actually yung iniisip natin. Iba daw yung inabot. Ano condom? Baka sa tray ng ng seasoning sa pagluluto. Pero yung manner kasi, sir, tama po bang sabi nila na hindi dapat inaabutan ng ganyan basta-basta ang isang presidente, dapat dumaan man lang yan sa PSG? Tama. Or iabot muna sa PSG bago sa kanya kasi syempre risk yan eh. Tama. Tama. Kaya, syempre may mga security protocol. Yun, protocol. May mga security protocol, lalo na hindi naman sa ordinaryong tao. Yes. Ha? Higit sa lahat, sa yung pangunahing, kaya nga code 1 eh. Presidente, kaya kumbaga napaka-importante niyan. Hindi basta-basta po pwedeng abutan mo yan. Pagka inabot kasi sa PSG, baka makihati pa. Ay! Baka makijabing pa. Akin lang to. Or baka hindi maiabot. Oo. Baka sa lohe. Yun na. Parang parang lumulutang kayo ah. Ganun ba? Nakakita kasi sila ng pulburon eh. Nakakita ng pulburon. Sir, mukhang dumami tayo ngayon. Siguro dahil maganda ang panahon, pero parang kumikindat-kindat na naman. Oo, alam nyo.
yung ano natin, ano, yung pagdami ngayon, eh, talagang eh, nakakatuwa. Oo. At eh, palatandaan lang dito na maraming mga nag-aantay. Oo. Na mga kababayan natin sa atbang dako ng mundo, talagang inaantay, ano? Kagaya niyan, ano? May mga pare-pareho, may mga subscriber kayo, mga nag-aantay sa inyo, no? Kaya ito yung mga umaasa ng mga kaganapan. Yes. Na mangyayari dito sa EDSA Shrine. At ang ipapaabot lang natin sa kanila, kalma lang po kayo. Ha? Kalma lang. Ha? At andito po ang inyong EDSA Friday Group. Ha? Kasama ng agent ng bayan. Ha? Malapit na po. Ha? Malapit nang maluto ang sinaing. Yan. Galing sa 20 pesos. Ha? Nabigas. Yan. Malapit na po. Sir Jonathan, dahil ngayon mas pinapainit po nila yung impeachment para kay Vice President Sara. At si Trillanes, mayroon po siyang makapal na mga sabi niya, yun daw po yung mga complaint ng impeachment para kay Vice President Sara. At ang tinutukoy po nila ay itong paggastos daw po ng 155 million. Ang mga makabayad black din, ganoon din sila, may complaint din po sila. At yung mga young guns naman ng Kongreso, mayroon din po silang inihanda ng impeachment laban kay Vice President Sara. Sir, bilang dating isang investigador at naging alaga din po ng batas, may nakita po ba kayong ground para maging basihan sa impeachment ni Vice President Sara? Personal na opinion. Wala. Wala. Kasi, ano, no? Yung betrayal of public trust, ano, isa yun sa mga, ano, at saka yung madudun sa constitution. Yung mga ginagawaan dyan, eh, ano, no? Eh, nagpapakita lang na talagang itong mga yung mga gumigi pa o nagtatakang wa sa akin itong si Vice President Sara Duterte, eh ito yung mga bayad. Bayad dyan, hindi na makikilos sa mga walang bayad dyan. Eh. Diba? At yung mga kongresista na ginagamit, eh dalawa lang naman pagpipilian nila eh. Magaya sila kay Tepes, ha? Patanggal, or tumanggap ng pera. Bakit? Bakit ko sinabi na maaari silang matanggal? Sapagkat lahat, halos, ng kongresista ay may mga ginawang paglulustay. Alam na alam yan ng Marcos administration at ito yung gagamitin laban sa kanila. Kaya nga, yung mga dozer na yan, ano, yung kanilang mga kasiraan, eh, alam nila na kapag sumalangsang sila dito sa administration na ito, ito yung magiging multo sa aparador nila. Diba? Halimbawa, yung paggamit nila ng mga pork barrel, yung paggamit nila ng mga pondo ng bayan, ha? Eh, ito yung gagamitin sa kanila para sila ay matanggal, ha? At o makulong. Ha? Kaya ganyan, ano? Ganyan ka, ano? Nahawakan sila sa leeg, eh. Mula nung tumanggap sila at mula nung lumustay sila ng pera, wala na, eh. Wala na silang pagpipilian, eh. Tumampi or pagurgur. Yan lang naman. Pagka kumampi sila, may pera sila. Additional question, sir. Napanood niyo po ba yung ano, expose ni Mr. Strugando Sasson? Patungkol? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa na, hindi ko pa napanood ng buo dahil nung kanina, no, doon sa channel ni Ate Melby, yung nga yung ano, eh, tinawag ako nung asawa ko. At eh, ako'y pinaglinis nung kwarto. Sir, bigyan kita ng background nung kay Sas. Oh, sige, ang please. Ang Okada kasi ay pinag-aagawan yung management. Nang, ang alam ko ay yung may-ari talaga ng Okada and then yung anak. Uh-huh. Ngayon, para mapapunta sa anak nung may-ari ng Okada, kailangan mag-desisyon ng... Kasi nung may guno yung mag-ama patungkol sa pag-aari ng Okada, nag-pumabor yung Korte Suprema natin na ibigay sa may-ari yung tatay, yung Kazuo Okada, yung tatay. Okay. Ngayon, may nag-offer sa anak ng Okada, ni Kazuo, or sa company kung ano man yan, na babaliktad ang desisyon ng Korte Suprema basta magbigay lang ng heavy luggage kay Tambaluslos. At nagbigay ng heavy luggage kay Tambaluslos according sa Court of Chancery ng Delaware sa US, itong mga hapon na anak ni Okada or yung company na yan, and nabago yung desisyon dahil tumanggap ng bribe di umano si Tambaluslos. Tumanggap siya ng bribe tapos na-impluensyahan din niya yung desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Okay, sabihin na
itong Suprema nakikipag-connect na sa parang ganun, sir. So, napaka-delikado na nito sa Pilipino naman, at sa Pilipinas. Opo. Nakakalungkot. At ang ibig naman sabihin, itong si Tambaloslos. May kaso yan. Si Tambaloslos, naging middleman. Siya yung naging broker. Parang ganun po. Kasi, syempre, kauupo lang nila. Bagong administrasyon na kasi, 2022 po yata to, July eh. Uh-huh. Mga ganan, ang pagkaupo. So, yan agad ang inasikaso. Uh-huh. Ang katwi, hindi dininay ng Japan, sir, yung heavy luggage. Ang sabi ng Japan, ng mga Hapon na yan, na nag-deliver ng heavy luggage, ang laman daw ay papeles at hindi pera. So, ibig sabihin, meron talagang heavy luggage. Okay. Pero, bakit sila mag-deliver ng documents na ganun kabigat at inlagay sa isang luggage? Eh, pwede naman sa Pilipinas na electronic ang documents. Ito, bakit kay Tambaloslos ibibigay? Dahil siya nga ay nasa gobyerno at malapit sa Pangulo. Bilang pamangkin ng dating unang ginang, bilang pinsan ng nakaupong Pangulo. And may connection din yata, sir, sa kanilang fraternity yung alam ko, kung ako tatanungin, mali po yan. Doon pa lang, meron ng conflict of interest. Yes. Kasi unang-una, si Tambaloslos, kung noon nung tanggapin niya yung mga dokumento na papors doon sa ibang partido, pagkabilang partido, kumbaga sa official siya ng gobyerno. Okay. Diba? Ka dapat nakikisali sa ganyan. Partisan eh. Partisan yan eh. Kumbaga sa pumapasok ka sa mga bagay na ipinagbabawal sa isang kawani ng gobyerno. Violation yan ng Code of Conduct and Ethical Standard na sinasahan ng Republic Act 6713 at ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na sinasahan naman sa Republic Act 3019. Yung mga ganun, dapat hindi siya pumapasok sa ganyan, At sana naman, itong gobyerno natin magpakita sila na itong mga opisyalis ng ating pamahalaan ay hindi accepted sa anumang pagdidisiplina ng ating ng ating gobyerno. Questions.